Sumainyo ang Panginoon. Magandang araw po sa inyong mga katanglaw. Ito po ang ating pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. Ngayon po ay 26 ng Hunyo at ang ating mabuting balita ay hanguin natin mula kay San Mateo, Kabanata 8, mga talata 1 hanggang 4. Sa mabuting balita, may isang lalaking kitongin na lumapit kay Jesus at ang sabi niya, "Ginoo, kung nais niyo po akong gumaling, ako ay inyong mapagagaling." At sumagot naman si Jesus, "Nais ko na ikaw ay gumaling." At noon din ay gumaling ang may kitongin at sinabi ni Jesus, "Mag-ingat ka at huwag mong sabihin kahit na kanino pa man kung sino nagpagaling sa'yo. Manapa, ipakita mo yung sarili sa mga pari na ikaw ay magaling na." Mga kapatid, dumating sa punto ng buhay natin kung minsan na suko na tayo. Dasal tayo ng dasal, hiling tayo ng hiling na kung minsan pakaramdam natin, ibibigay pa ba ng Diyos? Na pwedeng sabihin natin, bahala na. Lord, kung ibibigay mo, sige. Kung hindi, ikaw na ang bahala. Maaari pong ito ay isang offshoot of our frustration o di kaya naman pwede natin itong tingnan bilang isang bunga ng ating malalim na pananampalataya. Kung ano man ang dahilan, tayo ang nakakaalam. Kapag sinabi natin, Lord, ikaw na ang bahala. Kung gusto mo, sige. Kung ayaw mo, sige na rin. Well, is that a manifestation of our complete trust or is that a manifestation of our disappointment? Pero whatever the case, ang mahalaga po dito, yung nakikita natin na ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan at ang Diyos pa rin ang makakapag-decide sa lahat ng bagay. Naalala ko nga po, nung ang aking ama ay may sakit na at tingin ko ay hindi na siya magtatagal, ito ang dalangin ko sa ating Panginoong Diyos. Nung aking ama ay pabalik-balik sa ospital, ang dasal ko, Lord, kung pagagaling niyo pa po ang aking tatay, pagalingin niyo na po. Pero kung hindi na po, sana kuhanin niyo na. Siguro, sa unang tingin ba, ang sama naman nun, ipinananalangin mo na mamatay na ang iyong sariling ama. Kundi ang ibig ko lamang pong sabihin ay, Panginoon, kung ano ang iyong kalooban ay siya nawang maganap. Sapagkat kahit anong aming nais, kahit anong aming balak at gustong mangyari, kung hindi itong iyong kalooban, hindi pa rin ito magaganap. Mga kapatid, ito yung dapat nating matutunan sa buhay natin. It is not that we are commanding God to make it happen. It is not that we are in begging God to give even if we don't deserve it. It is rather a matter of entrusting everything to God. Na kung ano yung sa tingin ng Diyos na mas mahalaga sa atin, and believe me, God knows better what is good for us. Mas alam ng Diyos. Kaya nga, ang dapat lamang nating matutunan ay pagpasa Diyos ang lahat. Mangyari nawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Katulad ng kitongin ito sa kanyang wika, Panginoon, kung ibig mo, ibig sabihin, we put the decision on God. In as much as we want it, but we are telling God, Lord, you know better than I. Lord, you know better what is good for me. Lord, into your hands I commend my life. Panginoon, ikaw na ang bahala sa buhay namin ito. Kaya po sa panahon ng pandemyang ito, nakita natin para bang hindi na makontrol. Dumadami, araw-araw ang nahahawa. Well, sabi ko nga po, sa frustration na ito, ako po, natutunan kong tingnan, hindi na kung gaano kadami ang nadagdag, kundi tinitingnan ko na lang gaano karami ang gumaling. At kung papaanong the number of recoveries outweigh the number of deaths. Kasi kung titingnan palagi natin gaano karami nadagdag, we shall be frustrated. But there is hope on the number of recoveries, on how it outweighs the number of deaths. Ang kalooban ng Diyos nawa ang siyang maganap sapagkat hindi naman tayo pababayaan ng Diyos. Kapatid, kung inyo pong nagustuhan ang pagninilay na ito, please like and share this video para naman po mas marami pang makapakinig ng ating mabuting balita. Magandang araw sa inyong lahat.